Hello guys, what's up and welcome back to your YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan naman po natin about sa sore eyes. Yes guys, alam ko meron ako isang video about sa sore eyes. Ayan, pero yun ay personal kong ginagawa pagka magkakaroon po kami ng sore eyes. And sobrang effective nga rin po niya. Pero ano pa nga ba yung natin pwedeng gawin pag magkaka-sore eyes tayo? Ang sabi nga po dito, ang sore eyes o pink eye ay isang kondisyon kung saan ang mga mata ay nagiging mapula. Ayan, nangangati at nagluluha. Narito ang ilang mga solusyon na maaaring makatulong po sa inyo. So number 1, ayan, linisin ang mga mata. Regular na linis ng mga mata o pangalisin ang mga dumi at mikrobyo na maaaring sanhi ng pagkakaroon ng sore eyes. Gamitin ang malinis sa tubig o saline solution para linisin ang mga mata. So, yun nga po. Usually, yun yung isa kong video. Yung paglilinis nga po ng ating mata. Gamit nga po yung running water din. So, kung gusto nyo panoorin kung ano nga ba ginagawa ko doon at kung paano nga ba yung procedure doon, meron din po tayong video about doon. So, hanapin nyo na lang din po sa may... marami na kasi ako nagawa ang video about kung ano-ano na makatulong po sa inyo. So, pwede nyo rin po i-search sa video ko, marami rin po kayo matutunan. So, number 2 naman na po tayo. Mabula ko. So, number 2, cold compress. Ayan, ayon nga dito, maglagay ng malamig na compress sa mga mata upang mabawasan ang pamamaga at pangangati daw punto. Kung nangangati siya at namamaga nga po, ay mainam po ang cold compress. Sabi pa dito, ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbabad ng malinis na tuwalya sa malamig na tubig at maglagay nito sa mga mata ng ilang minuto. So, dadampi mo po siya sa may mata mo po. Ayun, cold compress. Kailangan malamig po. Dahil meron din tayo. Number 3 ay warm compress naman. So, kung kanina cold compress, ayan na, ilalagay sa tuwalya tapos idadampi sa ating mata. Ang warm compress naman po ay maglagay ng mainit na compress sa mga mata upang mabawasan ang pamamaga at mabawasan ang sakit naman. So, kung masakit naman siya. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbababad ng malinis sa tuwalya sa mainit na tubig at paglagay nito sa mata ng ilang minuto. Parang ganun lang din. Pero of course, yung isa kanina pag nangangati, cold compress, and pagka naman mahapdi siya, warm compress naman po. Ayun, so number 4 naman, ayan, eye drops. Ayun, so sabi nga dito, ayan, gamitin ang lubricating eye drops para mabawasan ng pangangati at pamamaga sa mga mata. Ito ay maaaring magbigay ng kaluwagan at komporta or comfort sa mga mata na may sore eyes nga daw po. Again, eye drops. So, we all know naman, yung eye drops, usually ito talaga ang ginagawa natin. Mga Filipino, bumibili tayo eye drops para sa ating sore eyes. Pero number 5, ayan, ay avoid rubbing eyes nga daw. Avoid rubbing your eyes. Ayan. Sabi nga dito, iwasan ng pagkamot o pagkuskus ng mga mata upang hindi lalo pang mairita ang mga ito. Ito ay maaaring magdulot ng infeksyon o paglalaan ng kondisyon. So again guys, pag meron na tayong sore eyes, ayan, nakita na natin na mumuli mata natin, huwag na nating kuskusin pa dahil maaari may infection nga po yung mata natin at mag-lead pa ito ng mas malala pa pong komplikasyon. So sabi pa nga dito, mahalaga rin na kumonsulta sa isang doktor or eye specialist upang makakuha ng tamang diagnosis at tamang gamot para sa sore eyes. Ang doktor ay maaari magreseta ng mga gamot na antibacterial or anti-inflammatory eye drops depende sa kalagayan ng mga mata. So syempre iba-iba din yung kalagayan niyan. Sabi pa po dito, tandaan na ang mga solusyon na nabanggit ay para sa pangangalaga at kaluwagan ng sintomas ng sore eyes. Kung ang mga sintomas ay patuloy na lumala o hindi gumagaling sa loob ng ilang araw, ayan, kung ginawa niyo na yun tapos hindi pa gumagaling, mahalagang kumonsulta sa isang profesional na pangkalusugan. Ayan, yung pangdila kayo meron kaya. Sabi pa dito, para sa tamang pag-aaral at gamot. Ang source nga po natin dito ay Hello Doctor, ayan, and Pinoy Health Tips, WebMD, ayan, Healthline, and Web, WebMD ulit. So, pare-pares lang. WebMD and WebMD. Basta yun, yun yung ginamit nating article, pinagsama-sama yun para naman maibigay po natin yung mga tips pagka nagkaroon nga po kayo ng sore eyes. Yun lang, maraming salamat, God bless. Ingat po kayo palagi. Kung nagustuhan nyo po to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And hitin na po yung notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos everyday. Yun lang.
Thank you. Thank you. It's nice.